What's up again? Welcome back to my channel, guys. So, ang topic natin ngayon ay about sa safety tips sa pagmomotor. Ayan. Ang gagawin kasi natin ngayon, guys, ay ano, actual natin gagawin. So, habang nagdadrive tayo, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat at hindi nyo dapat gawin. Okay. So, alam ko makakatulong to, guys, kasi hindi lahat ng mga riders ay aware sa mga ganitong sitwasyon. Kaya kailangan ko din talaga sa inyong i-share to. Ito na, guys. Ito na talaga, ha. Safety tips number 1. Pagtingin sa side mirror. So, ayan. Titingin tayo ngayon sa side mirror, okay? Ang pagtingin, guys, sa side mirror, ano yan, segundo lang. Hindi mo pwedeng babarin yung mata mo dyan. Na tapos nakafocus ka sa side mirror. For example, ito gagawin natin na. Okay, tinignan ko kung may sasakyan sa likod ko. Para aware ako kung dapat ba ako mag-ingat sa likod ko. Ayan, titingin-tingin din ako. Pero yung ano nyo, guys, pag nakatingin kayo, tumingin kayo sa side mirror nyo, kailangan yung ano nyo, yung focus nyo nasa harapan pa rin. Kumbaga nakatingin kayo sa side mirror nyo, pero yung focus nyo nandun pa rin, nasa kalsada. Bakit? Sige, bakit? Minsan kasi, guys, meron bigla-biglang sasakyan na humihinto dyan. O hindi mo namamalayan, di ba? Ano lang eh, split seconds lang yan. Posible kang makaano ng disgrasya. Makatakaw sa disgrasya. Kaya, so, kailangan talaga focus ka sa kalsada. Kahit saka tumitingin side mirror, ganyan. Okay? So, may motor sa likod. Ayan. Alam natin kung safe yung nasa likod natin. Ganun din kahit nasa main road tayo, guys. Okay, so safety tip number 2. Ito na. Anong gagawin nyo kapag nasa ganito kayong kalsada? Alright? Let's say wala lahat yan. Wala yan lahat. Wala tayong mga kasabayan. Wala. Diba? Gaano kabilis ang takbo nyo? Okay? Ang tamang sagot, guys, ay 40 lang. Bakit? Maraming bahay. Okay? Maraming bahay dyan. Hindi mo alam kung sino yung bigla na lang tatawid. Diba? Mas maganda yung maingat ka. Meron kasi dyan, guys, bigla-bigla na lang tumatawid. Okay, at lalo nga ganyan, nasa bahay lang, bahay-bahay lang, may mga bahay-bahay sa gilid. So, possible dyan, pwede kang, ma-aksidente. Alright. Kaya, kapag nasa ganung kalsada ka, kayo, kailangan nyo talagang mag 40 lang yung takbo. Ganon, 30 to 40 yan, pwede na yan. Safe na safe. Minsan kasi meron din mga hayop na tumatawid na lang bigla. Diba? Eh tayo, two wheels lang tayo eh. Paano kung may tumawid kahit pusa? Oh, tapos nasa gasaan mo yun. E di mahirap naman yun, guys. Diba? Possible din, ma-out of balance ka dun. Lalo na, naka two wheels ka lang. So, ito na, ha. Safety tip number 3. Laging mag-minor kapag, halimbawang ganyan, na ikay na sa intersection. Ayan, intersection. Pakiramdaman mo yung kaliwat kanan mo kung may paparating na sasakyan. Okay? Intersection. Always slow down. Kahit ganito, ito, yan, ganyan. Diba? Halimbawa lang, nasa ibang lugar kayo na may mga sasakyan na madalas dumadaan dyan. Tapos meron dito, padiretso.
Oh. Kaya dapat mag-minor lang lagi kapag nasa ganong sitwasyon kayo. Okay. Yun. Para safe. Tapos ito ha, pag may mga kasabayan ay tricycle, mag-ingat-ingat kayo. Medyo layo-layo distansya kayo ng konti. Dahil kadalasan ay ano eh, minsan bigla silang lumiliko. Hindi naman lahat, pero yung iba lang kasi, yung iba kasi mas maganda yung maingat lang tayo. Yung iba kasi biglang lumiliko, ganyan na. Hindi tumitingin sa kabilang kalsada, ganun. So, yan, itulad yan. Oops. Yun, ito na nga pala guys. Sa ginawa ko na yun, naalala ko ito. Ito yung safety tips number 4 sa inyo. Ito. Ito sa mga ganitong klaseng daan guys. Medyo critical kasi ito kapag dating sa intersection. Lalo na yan, sa intersection dito, madalas may mga sasakyan na tsaka motor na bigla-biglang tumatawid dyan. So, kaya pag medyo mabilis ka, katulad na sinabi ko kanina, magme-minor. Pero pag nag-minor kayo, make sure na bubusina kayo. Alright? Yun. Parang ganito yan, gagawin natin ah. Nasa 40 tayo, 40. 40 busina. Oh, ganun. Ganun lang. Pero, mabagal tayo, di ba? So, once na merong lukulukong ano, driver na makakasalubong mo dyan, madali ka makakapreno. Alam nyo guys, ano yan eh. Mas maganda kasi talaga kapag defensive driver ka. Meron kasing ibang mga nagmamaneho ng motor, ng sasakyan na ano, sinasabi nila, hindi mo naman daw masasabi yung aksidente. Pag-aksidente na dyan, oo nga, aksidente, di ba? Ma-aksidente na aksidente ka. Pero, guys, hindi po masamang mag-ingat. Dahil mas malelesin natin yung possible na injuries na mangyari sa atin. For example, di ka nga mamatay, pero mapuputulan ka naman ng kamay. O, di ba? Wala din. Dahil hindi ka nag-iingat. Dahil yung nasa mindset mo ay ganun ng nasa mindset mo. Pinasa mindset mo, aksidente naman yan eh. So, mali yun, mali yun. Na-aksidente ka na, nakadamay ka pa. Pero kung pare-pareho tayong defensive driver, tandaan nyo, less ang accident. Okay? So, yun. Medyo bagal dahil andito na tayo sa paliko. Kaya lagi tayong magme-minor at tingin pa rin, no, yun. 'Di ba nakita nyo guys, tumingin ako sa tumingin kahit nakaliko na ako, tumingin pa rin ako sa kaliwa ako. So yung motor na yun, nakita ko biglang pumunta dito. So ako aware agad ako na mayroong motor dito sa gilid ko. Kaya hindi na ako magkakampante na bigla-bigla na lang gaganon o maglilipat-lipat ng linya. Ganon guys. Lagi lang talaga kayong nakabantay. Alam ba naman yung bibigyan nyo na ng split second yung pagtingin nyo sa side mirror. Diba? Or pagtingin nyo sa kaliwat kanan na kalsada. Yan, medyo bagal, di ba? So, ganun yung sinasabi ko, guys. Ganun yung sinasabi ko. One way to. Pero, kakanan siya. Okay. Nakita niyo yung ginawa ng tricycle, di ba? Kakanan siya. Pero, nandito siya sa may left side. Which is wrong. Okay, kung hindi kayo nagbagal, kung hindi ako nagbagal, anong mangyayari? Eh di nag-collide kaming dalawa. Nabangga ako siya. Sinong talo? Ako. Okay, yun yung sinasabi ko guys sa pagiging isang defensive driver.
Once na mayroon kayong mga kasabayang ganyan, magbagal na kayo. Dahil kailangan nyo talagang magbagal. Sa ayaw at sa gusto nyo. Okay? Okay, so ito na, safety tip number 5. Okay, medyo tingin sa kabila dahil baka may paparating na motor. Okay, ito na yung safety tips number 5 natin. Okay, tamang-tama to, nandito tayo sa ganitong kakipot na daan dahil may mga kasabayan tayong sakyan. Ito na. Teka lang ah, aantay tayo ng magandang tempo dahil ipapakita ko to sa inyo ng actual. So ito na yung safety tips number 5 ko. For example, ganyan, no? Sisingit kayo dito sa mga huwag kayong sisingit ng ayan. For example, ayan, huwag kayong sisingit kapag alam nyong alanganin yung sisingitan nyo. Tingnan nyo rin yung laki, no, ng agwat ng mga sasakyan bago kayo sumingit. Pag alam nyong kasyang-kasya kayo, hindi yung kasya lang na sakto, ah. Dapat yung kasyang-kasya kayo. Yung may uwang talaga ng medyo malaki-laki. No? Kasi napaka-delikado eh kapag pinakasya yung sarili nyo eh. Baka mamaya masagin nyo lang ng konti yung sasakyan eh. Diyari kayo, di ba? Malaking abala. Ayan. Nakita nyo kanina, di ba, yung ginawa ko? Biglang lumiit yung espasyo. Kaya hindi ko na pinilit isingit yung sarili ko. Teka lang ah, medyo namali tayo ng daan eh. Kaya kailangan kong nakakaliwa kasi tayo. Namali ako. So yun. Tapos isa pa ha, yung sa pagsingit-singit na yun, yung kaninang ginawa natin. Huwag na huwag kayong sasabay na makipagsingitan habang umaandar yung truck. Yung truck guys ha, yung mga malalaking truck. Yung sasakyan siguro okay pa eh, kasi madali nila kayo mapapansin eh. Makitang-kita nila kayo sa side mirror nila eh. Sobrang visible yun. Pero sa mga truck, alanganin kayo. Kung sakaling halimbawa truck yung kanina na dalawang magkabilaan ko at hindi sasakyan, hindi ko isisingit yung sarili ko. Dahil umaandar eh. Diba? Hindi nila mapapansin kung sino yung nasa gilid nila, lalo na nakamotor lang tayo. Basta yun lang, iwas-iwasan nyo yung pagsingit sa mga malalaking truck habang umaandar. Make sure na naka full stop silang lahat bago kayo sumingit. At make sure din na yung tulad nga ng sinabi ko kanina, maluwang, no, yung sisingitan nyo. Hindi yung talagang pipit na kayo. Dahil konting galaw lang yan. Sigurado, wasak ang kinabukasan nyo. Tsaka nga pala guys ha, yung kaninang sinabi ko, na sa pagsingit-singit sa mga malalaking truck, lagi-lagi kayong gagamit ang busina. Busina, busina, busina. Alright? Importante yan. Para alam nila na mayroong motor na malapit lang sa kanila, okay? Or magpakita kayo ng sign at magpakita kayo ng truck driver. Magpapalit ako ng lane dito, kaya tumitingin muna ako sa side mirror ko. Ayan, tingin muna sa papalit lane dahil may mga dumadaan ng motor.
Tapos sa singit na naman, ito na yung safety tips number 6 ko guys. Mag-iingat kayo sa pagsingit-singit dito. Yan. Lagi lang kayong magbagal. Okay. Yung as in bagal ha, na nakikiram, tapos pinapakiramdaman nyo rin yung nandito sa sasakyan. Okay. Pakiramdaman nyo din kung anong galaw nila sa loob. Kasi possible talaga guys. May mga nangyayaring ganito scenario eh. No? Ang bilis mo magpatakbo sa ganito. Halimbawa lang ha, walang mga motor yan. Halimbawa lang, no? Tapos ano, siyempre, singit ka, medyo maluwang, okay lang. Tulad ng ganyan, ganyan, ganyan singit. O, yan, pinakita lang sa inyo. Halimbawa, ganyan singit. O, mabilis, di ba? Mabilis. O. Tapos hindi nyo alam, halimbawa yung mga yan, nakahinto yan. Hindi naka-under yung mga yan, nakahinto. Ang mga sasakyan na yan, pasingkang singit. Eh, bigla may nagbukas ng, ano, pinto. O. O, isang ka ngayon pupulutin. Pupulutin ka sa kalsada. Kasi nakabulagta ka na dun. Diba? Diba? Mas maganda yung maingat. Oo, oh, sila yung may kasalanan. Dahil ako nagdadrive din naman ako ng sasakyan. Alam ko naman ng rules niya na hinding-hindi ka pwedeng magbukas ng sasakyan sa driveway. Hinding-hindi pwede. Hindi pwede talaga yan, guys. Pag nangyari yan at may na-accidente yung motor, kasalanan talaga ng sasakyan yan. Pero, no? Ingat pa rin tayo. Alright? Ingat pa rin tayo. Hindi pwede na eh, kasalanan naman yan. Pag ano, bahala siya. Kasalanan niya naman yan eh. Kapag kasakali nagbukas yung sasakyan dahil nasa driveway naman eh. So, hindi. Alimbawa, yan. May sasakyan dyan. So, dire-diretso ko dyan. Eh, nagbukas siya ng pinto. Okay? Ganun yun. So, binilisan ko ha. Actually, mabilis pa yun. So, may nakaparada dun. Mabilis pa yun. What if nagbukas siya ng pinto? Mali siya, driveway yun eh. Yes, mali siya. Pero na-aksidente ka. Nasugatan ka, naputol yung daliri mo dahil natamaan ng ano or kung ano man. Ikaw ang nawalan, guys. Diba? Oo, magbabayad siya pero mas maganda pa rin umiwas tayo sa aksidente. Okay? Ganun yun. So, dinemo ko lang sa inyo. Pero kanina, pinakiramdaman ko naman siya na hindi siya magbubukas ang pinto eh. Tinignan ko siya sa side mirror niya, hindi naman siya magbubukas ang pinto. Diba? So, yan, yan, pasingit-singit dito, yan o. Oh. Dandahan ka lang. O, katulad niya, may nakapark dyan, paano kung may tao pala sa loob niya, tapos biglang nagbukas, pa, E di, awit ka ngayon, di ba? Nangyayari mga ganyan, sa totoo lang. Kaya maging maingat at maging alisto din kayo. Matuturing kayo makiramdam sa mga sasakyan na yan. Hindi pwedeng bara lang tayo ng baran di porket eh, tayo'y nakamotor. Itong pedestrian, always slow down ka dyan. Lalo na kapag may mga sasakyan. Dahil hindi mo alam, no? Siyempre, blind spot yan eh. Ayan, limbawa, ito sasakyan na to. Sasakyan yan. Tapos yun, pedestrian yun. Diba? Kapag binilisan mo dyan, eh pedestrian yun, tapos biglang huminto tong sasakyan na to, hindi mo alam, huminto yan dahil may tatawid pala doon, tapos ikaw dire-diretso ka, yun, sa pool. Mayayari ka dyan. Kaya mag-iingat kayo guys, no? Always slow down. Kapag may nakita kayong huminto, hindi lang sa pedestrian, ano, sa kahit saang lugar, kahit saan kayong lugar, once na merong humintong sasakyan, kahit saan sa gilid nyo, kahit sa magkabilang side nyo, may humintong sasakyan, automatic yan, huwag kang dire-diretso, mag-slow down ka din, gayahin mo siya, dahil hindi mo alam, baka mamaya, hindi mo napansin, may pinatawid pala siyang tao, kaya siya huminto, tapos ikaw, dire-diretso ka, eh yung tao, kampante din, edi nabangga mo, di ba? Nayari ka pa. Pangalawa, no? Hindi lang tao, no? Pwede rin sigurong may pinayagan siyang ano, tumawid na motor o sasakyan. O kaya siya huminto, di ba? Dahil may tatawid na motor o sasakyan. May mag-ohm or may magko-cross, no? Tapos hindi mo alam, dire-diretso ka. Bang! Nakabanggaan mo na pala yun, di ba?
nagkabanggaan kayo ngayon. Yun yung sinasabi ko na kailangan nyo lang talaga ng pag-iingat lang talaga, guys. Pag-iingat lang ang kailangan natin. Hindi natin kailangan masyadong magmagaling sa kalsada, no? Dahil, meron din tayong inuwi ang pamilya.